Hi everyone, welcome back to my channel again. Kumusta po kayong lahat? Happy happy Lunes po sa inyo. Again, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin ninyo yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Kahapon nga ay pinalabas na yung pinaka-aabangang episode ng The Bubay and Tekla Show, yung kanilang interview kay Mix Molino. Although matagal na ngang nag-leak na meron nga siyang interview dito sa T-Bats dahil sa kumalat na TikTok video ni Tekla, matagal ding inabangan ng mga fans niya na mapanood ito in full. At alam din natin na bago nga ito na ipalabas kahapon, samot-saring intriga na ang naglabasan tungkol kina Mix Molino at Jethro. Mga kwentong ikinagulat din yata ng karamihan. Mga kwentong naging dahilan para magkaroon ng hidwaan yung mga kampong sumusuporta kay Mix at yung mga kampo naman na sasabihin nating na disillusioned na mga fans. Pero hindi ko tatalakayin ito sa video na ito. Dahil dito sa video na ito, magre-react ako dun sa napanood kong interview ni Mix Molino sa T-Bats. At hindi ito based sa mga pangyayaring naganap bago pa itong taping ni Mix Molino sa T-Bats. Kundi ibe-base ko yung aking reaction bilang isang taga-subaybay ni na Mahal at Mix Molino bilang tandem. Kumbaga sa video na ito, hindi ko ita-take into consideration yung mga bintang na lumabas tungkol kina Jethro at Mix Molino. Ang mindset ko dito sa video na ito ay kung ano sina Mix Molino at Mahal as a tandem sa mga vlogs nila. At kung ano si Mix a few weeks after mula nang pumanaw si Mahal. Bakit? Dahil hindi ko pwedeng ipagsama yung mga intrigang lumabas. Dahil nangyari ang taping na ito bago pa lumabas itong mga intrigang ikinakabit kina Jethro at Mix Molino. Sa T-Bats interview na ito ni Mix, nakita ko yung sinseridad niya. Kung gaano siya nasaktan, kung gaano niya namimiss si Mahal sa araw-araw niyang pamumuhay. Hindi kasi ganun kadali natanggapin na wala na yung tao. Lalo pat nakasanayan mo siyang nakikita at nakakasama sa araw-araw. Para kasi sa akin, hindi ko nakikita na pinaplastic lang ako ni Mix. Base dito sa napanood kong interview niya. Yung pagdadalamhati niya sa biglaang pagkawala ni Mahal bilang isang katandem, bilang isang kaibigan, bilang isang kabady ay naiintindihan ko. Dati ko pang sinasabi na wala akong nakikitang romantic relationship sa closeness nila ni Mahal. Pero bilang magkaibigan, sabihin ko ng matalik na magkaibigan ay meron. I'm sure karamihan din sa atin, may mga mahal din tayong mga kaibigan. Ang salitang mahal kasi ay hindi lang para sa isang tao na iniirog natin. Yung salitang mahal kasi ay sinasambit natin o sinasabi natin kahit kaninong tao na meron tayong pagmamahal. And it does not necessarily mean na exclusive lang itong salitang mahal sa mga taong meron tayong romantic feelings. Siguro sa mga ibang tao na naniniwala silang may relasyon sina Mix at Mahal, pwedeng isipin nila that they felt betrayed matapos lumabas yung mga intriga. But for me personally, hindi nakaapekto sa akin. Dahil kahit nung una pa, hindi sumagi sa isipan ko na may romantic relationship sina Mix Molino at Mahal. Although I cannot blame yung mga ibang tao na may ibang pananaw sa pananaw ko. Magkakaibang tao tayo, natural, magkakaiba yung pananaw natin. Kaya huwag kayong makonfuse dito sa sinasabi ko dahil yung sinasabi ko dito sa video ko na ito ay yung personal na pananaw ko. Kumbaga, ramdam ko yung sakit na dinaranas ni Mix dahil ilang malalapit na mga kaibigan na rin ang nawala sa akin. At nahirapan din akong mag-move on. Nahirapan din akong tanggapin na wala na sila. Kaya how much more kay Mix na halos araw-araw o di kaya araw-araw niyang kasama si Mahal. Kaya totoo yung sinabi niya na kahit sang sulok ng bahay nila ay nakikita niya yung mga memories ni Mahal. And this is what makes it more painful para sa kanya. Ipagpalagay lang natin ha, na ginamit nga ni Mix si Mahal. But it does not erase the fact na minahal niya si Mahal bilang isang tao at hindi lang bilang katandem. Kaya tingin ko rin dito nang galing yung sakit na nararamdaman at naipakita ni Mix. So for whatever reason na meron man siya patungkol sa vlogging tandem nila ni Mahal, naniniwala pa rin ako na outside sa vlogging tandem nila
Mahal has a special place sa puso ni Migs. Kasi para din sa akin yung tungkol sa gamitan and pera issues na ibinabato kina Migs Molino at Jetro. Sa palagay ko, ang mas dapat sumagot nito ay yung manager mismo ni Mahal na si Jetro. Siya kasi yung sinasabing allegedly na may hawak ng bank account ni Mahal. Siya rin yung sinasabing allegedly na gumamit ng pera ni Mahal. At siya rin yung itinuturo ng mga naglabasang issue, lalong-lalo na yung tungkol sa pera ni Mahal. Kasi pwede rin nating isipin na sina Migs Molino at Mahal ay naging mga biktima ng mga taong gusto silang pagkakitaan. Although again, what I'm saying here is not confirmed, but this can be a possibility. Kumbaga, sina Migs Molino at Mahal ay mga biktima ng circumstances o ng mga pangyayari. Kaya hinding-hindi ko tatanggalan si Migs Molino ng karapatan na magdalamhati sa pagkawala ni Mahal. Because he has all the right to grieve, he has all the right to mourn, and he has all the right to feel the pain of losing someone close to him. Not as a romantic partner, but as a close friend. Pero hindi ko rin tinatanggalan ng karapatan yung ibang mga tao na humusga kay Migs ng hindi maganda. Karapatan din kasi nila yon bilang mga taga-subaybay. At hindi natin hawak ang kaisipan ng bawat isa sa atin. But we need to respect each other. So kay masama o mabuti, yung tingin natin sa reaksyon ni Migs sa pagpanaw ni Mahal, entitled ang bawat isa sa atin dun. Para sa akin kasi, yung point of view ko sa samahan ni Mahal at Migs Molino revolves around friendship. Other issues na labas na doon, sila na ang bahalang magsettle nito. At wala akong karapatang manghimasok doon bilang isang viewer lamang ng mga vlogs nila. Kung may nang gamit man o wala, kung sino ang ginamit at kung ano ang panggagamit na ginawa, tanging sila lang ang makakasagot nito. And sad to say, hindi na makapagsasalita pa si Mahal. At hindi na rin niya may pagtatanggol pa yung sarili niya. What I'm trying to say here is nirerespeto ko yung sakit na nararamdaman ni Migs Molino sa biglaang pagpanaw ni Mahal. At yun ang nakita ko at naramdaman ko dito sa interview niya sa The Bubay and Tekla Show. Yung tungkol naman sa alleged relationship ni na Migs Molino at Jetro, para sa akin, it is something na labas na sa pagiging magkaibigan ni na Migs Molino at Mahal. Kasi nga, uulitin ko lang, for me, there was never a romantic relationship between Migs Molino and Mahal. Kung kaya, whatever preference na meron sila na labas na sa pagiging magkaibigan nila, ay karapatan nila yun. Sabi ko lang kay Mahal ay ano, sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Sobrang maraming salamat sa lahat ng binigay mo. Nakasiyahan sa akin. Sobrang hindi mapantayan yung binigay mo na pagmamahal sa amin, na alam ko yung mga concern mo, mga gusto mo na mangyari. Maraming salamat sa lahat. Dikit mo makakalimutan. Salamat din sa mga pagmamahal mo sa aking pamilya. Alam ko masaya ka ngayon. Nakasama mo na ang papa mo. Alam ko masaya ka ngayon. Dahil nakikita mo na unti-unti tayong makakabangon. Mahal na mahal kita, Mahal. Hanggang sa huli pagkikita. Random ka namin, friend. Kaya yan. Nakakalungkot at masakit na mawalan tayo ng malalapit na kaibigan. Ang sakit na idinudulot kasi nito sa atin ay parang nawalan din tayo ng kapamilya. Kaya yung ipinakitang emosyon ni Migs Molino dito sa kanyang interview sa T-Bots was something na walang tao dapat ang pwedeng humusga. Yung sakit kasi na naramdaman ni Migs sa biglaang pagpanaw ni Mahal ay kahit kailan hindi natin mararamdaman yun. Dahil kahit kailan hindi naman natin naranasan na makasama si Mahal sa araw-araw na pamumuhay natin. Unlike sa karanasan ni Migs nung buhay pa si Mahal. Kaya let's all give him the respect sa emotions na ipinakita niya. We may agree or disagree sa mga emosyon na pinapakita ni Migs Molino. But who are we to judge?
At tayo bilang mga taga-subaybay ni na Mahal at Mig sa kanilang mga vlogs at sa kanilang tandem, sana matuto rin tayong magrespeto sa kanya-kanyang pananaw na meron tayo. So that's it for now mga kaibigan. My 5-cent opinion sa kapapalabas lang na interview ni Mix Molino sa The Bubay and Tekla Show. Again, sana mapayapa at masaya yung mga araw ninyo ngayon. Happy-happy lang po tayo. Keep safe everyone. God bless and bye-bye!